13, kung sinabi ng verse 13. And the blood, everybody say the blood. The blood. And the blood, alam niyo ba kahapon or last day? Mga kapatid, ang buong Amerika, nakita nila yung tinatawag na the blood moon. The moon blood, mga kapatid. Apat na beses lang yan, mangyayari, mga kapatid, itong buong taon. Moon blood, ang tawag nila, mga kapatid, yung total eclipse ng lunar, praise God. Pero ang kulay ng buwan ay parang dugo. Ito na po yung sinabi ng Bible that the moon shall be turned into blood. Praise God. Pero itong blood na ito, hindi ito buwan, totoong dugo ito. And the blood shall be to you for a token. Everybody say token. Token. Sinong nakapasok na sa inyo sa mga jumping gym? O kaya sa ferry, no? Sa may Chimchak Choy, papuntang Chimchak Choy. Pag wala kang octopus, bibili ka ng token. Kung wala kang token, hindi ka makapasok. Ang sabi ng Diyos, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, ang sabi ng Diyos, pag nakita ko yung dugo, I will pass over you. Dito po nagsimula yung pass over na salita. Pass over na sa New Testament, ito na po yung Holy Communion. Praise God na celebration po natin. Praise God. Sa Old Testament, ang tawag po niyan, Passover. That they are going to kill the Passover lamb. Para yung dugo ng tupa ay ilagay nila sa pintuan ng kanilang bahay dahil sa pagkaalas 12 ng gabi at the midnight, dadaan ang angel of death at papatayin niya lahat ng panganay sa Egypt. Auuhayop. Pero sa taga-Israel, walang namatay nila kahit isa. Bakit? May dugo nga doon sa bawat bahay nila. Oo. Kung tolda man yun, kasi hindi naman katulad ng bahay nila dati ngayon na may mga flats ngayon, di ba? Mga apartment na meron pang gate, meron pang poste. Doon, mga tolda, doon sa pinaka-door niya, lalagyan nila ng dugo, ng tupa na pinatay nila sa gabi yun. So, pag nakita ng Diyos yung dugo, the Bible said, when I see the blood, I will pass over you. So walang mamatay sa loob. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Isipin mo kung gaano kakapangyarihan yung dugo, mga kapatid, na isipin mo ang mga Egyptians, mamamatay yung lahat ng panganay nila at hayop. Pero sa Israel, walang mamatay kahit isa kung makita nila yung dugo. Once na makita ng angel of death yung dugo, siya po'y mag-passover. Ibig sabihin ng passover, lalampasan kanya. Walang mamatay sa loob ng bahay. Praise God. So verse 14, dahil dito, ang sabi ng Diyos, and this day shall be unto you for a memorial. And ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generation. Walang katapusan yan. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever. When Jesus said, when he take the bread, when he break the bread, he said, take it in remembrance of me. The word memorial is in remembrance. So ang Holy Communion, ang totoong kahulugan ng Holy Communion is to look back what happened at Calvary. Na muli po nating alalahanin kung ano talaga ang totoong nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Yun po ang kahulugan ng Holy Communion. To take the broken body of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yung ustia, yung bread, mga kapatid, o kaya biscuit na hinati-hati, mga kapatid. Once nakainin mo yun, praise God, huwag kang mag-isip na at least nakatikim ako ng biscuit. No. O at least nakatikim ako kung anong lasa ng ustia. No. Once you take that bread, it means you need to remember what Jesus had done on Calvary. Amen. Dahil ang ginawa ni Jesus, Sister Lina, doon sa cross ng Calvary, ay hindi po yun show. Praise God. Hindi po yun film. Yun po, mga kapatid, ang eternal sacrifice. Yun po, mga kapatid, ang walang hangganang alay, mga kapatid, sa lahat ng sangkatauhan. Sa, for the sins of the world. Praise God. Kailangan mamatay siya. Kasi wala pong taong naging perfect. Kahit isa. Siya lang, mga kapatid, ang walang kasalanan. Praise God. Ang batas sa lumang tipan, kapag ikay nagkasala, pupunta ka sa templo, magdala ka ng baka kung ikay mayaman.
Kung ikay katantaman, magdala ka ng tupa. Pero kung ikay ay pulubing-pulubi, magdala ka ng kalapati. Praise God. So, pag pulubing-pulubi ka, tapos nakapatay ka ng tao, kalapati pa rin ang dalhin mo. Pero kung mayaman-mayaman ka, nagkasala ka lang mga kapatid ng konti, baka pa rin ang dalhin mo. Everybody shout amen. Amen. So it depends upon your status. Yes. Everybody shout amen. Amen. Ganun din sa worship natin minsan. Pag talagang pinagpala ka ng todo, di ba ikaw ang dapat magpasalamat at sumikaw at tumalon? Amen. Praise God. Pero kung pulubi ka sa worship, Hallelujah, Mr. Lord. Yan, kalapati yung mga kapatid. Ay, malaki ng kasalanan. Hallelujah, amen. Pero pag ikaw ay tuwang-tuwa, nandun yung mayaman ka sa pagpupuri at pasasalamat at kahit kunti lang ang kasalanan mo, yeah. Nandun pa rin yung totally na heartfelt na worship mo sa Panginoon. Bakit? Praise God, masaya ka na eh. Amen. Praise God, mayaman ka sa pagpupuri. Amen. At pagsamba. Praise yung God. Ang inaantay ng Panginoon sa atin. Sabi niya, I become poor that you may become rich. Amen. Saan? Meron bang milyonaryo dito? Wala. Saan tayo naging mayaman? Sa espiritual na mga bagay. Amen. Praise God. Amen. Amen. Nahirapan pa nga tayong bumili ng card pang tawag sa Pilipinas, mga kapatid. Di ba? Praise God. Pero sa espiritual na mga bagay, praise God, dapat tayo na ang mamimigay sa labas, mga kapatid. Dahil umaapaw, sobra-sobra na spiritual na mga pagpapalan. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung may tanungan sa libutan, nasa iyo ang sagot. Si Jesus ang sagot. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Kung ang mundo, mga kapatid, ay may hatred, sa iyo nandun ang pag-ibig. Na makita ka nila na punong-puno ka ng pag-ibig. Amen. Ang karga mo ng strike pag puro pag-ibig mo. Amen. Praise God. Kasi pangit tingnan, Kristiyano tapos nag-aaway, Kristiyano tapos nagbabangayan. Anong klase yun? Pulubi yun, mga kapatid, na Kristiyano. Amen. Dapat maging mayaman tayo sa espiritual na mga bagay, sa pag-ibig, sa pagpapatawad, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating Panginoon. So, in short, mga kapatid, this should be a ordinance as immemorial forever from generation to generation sa mga Hudyo, mga kapatid, talagang inaantay, binabantayan nila yan, sinicelebrate nila yan taon-taon. Pero sa mga Kristiyano, tayo ngayon sa New Testament, ito na pong Holy Communion. Everybody said amen. Amen. Bakit? Ano bang nasa Holy Communion, Pastor? Ang sabi nga ni Jesus, praise God, Last Supper, ha? Ito po yung Last Supper. Huling hapunan nila, mga kapatid. Nandyan si Judas kasama nila. Siya yung maghuhudas, mga kapatid. Praise God. Hinugasan. Bago sila nag-Holy Communion, nag-footwashing muna sila. Hinugasan ng Panginoon ang kanilang mga paa. Praise God. Pati si Judas, siya yung mag-betray ni Jesus Christ. Hinugasan pa rin ni Lord. Hinugasan pa rin. Tingnan mo, gaano ba kabait, kabuti ang Panginoon. Yung servanthood spirit na nasa kanya. Praise God. Sa mga Hudyo, pag pumasok ka sa bahay, praise God, iwan mo kung ito po ba ay practice sa Middle East. Pag pumasok ka sa bahay nila, mga kapatid, sa lumang tipan, merong binabayaran, mga kapatid, ang host o yung may-ari ng bahay na ang trabaho niya, servanto, kaya alipin, tagahugas lang talaga siya ng paa bago papasok doon sa sala. Yun ang trabaho niya. Kumbaga sa modernong panahon, yun ang mga ugat ng bulyo. Tagahugas ng gubita, tagahugas ng... yun ang trabaho nila. Amen. Everybody said amen. Amen. Oh, kasi ang Israel noon, wala pang simentado noon, wala espantado, walang sapatos, mga sandal gas lang. So pag sila naglalakad sa daan, maalikabok, marami talagang alikabok, itanggalin nila yun. Kaya sa mga Muslim, mga kapatid, bago sila papasok sa mosque nila, maghugas talaga sila ng lahat ng mga private parts, mga kapatid, hugasan nila dahil ayaw nila, mga kapatid, naharap kay Allah na marumi. Dahil yun na ang practice at culture ng taga Middle Eastern countries. Dapat po natin. Amen. Amen. Bawat bisita na papasok sa bahay, meron ang nakaabang na isang malaking banga o yung clay jar na may tubig doon. Hugas. Praise God. So, mag-stop ka doon, magpahugas ka lang. It is unthinkable na papasok ka sa bahay, ay, huwag mga puhugasan, pasok ka lang diretso. Insulto yun sa host. Nakuha po natin. Amen. Amen. Praise God. So, hugasan ka talaga doon. Ngayon, si Jesus Christ, siya yung nagiging alipin. Isipin mo, siya yung naghugas sa mga paa nila.
Inung dumating lang kay Pedro, sabi ni Pedro, ay Lord, huwag mo hugasan ang paa ko, Lord. Ako ay makasalanan. Ang sabi ni Jesus, kung hindi ka magpahugas sa paa mo, wala, you have no part of me. You have no part of me pag hindi ka nagpahugas. Sabi ni Pedro, ay huwag mo lang hugasan ang paa ko, Lord. Pati ulo ko, paliguan mo na lang ako. Marami talaga ito si Pedro, mga kapatid. Praise God. Sagot ni Jesus, malinis na kayo maliban sa isa. Ang taong nakaligo na, praise God, hindi na kailangan mali. Iwan ko lang sa inyo, sa amin, malayo kasi ni Brad Peter sa yung paliguan ba? Yung parang balon o atabay sa Bisaya, mga kapatid. Pag kami maligo doon, pagdating sa bahay, hindi ka na maligo ulit. Hugasan mo na lang ang paa mo dahil paglakad mo sa daan, pauwi, pag chinelas, mga kapatid, marami talaga mga putik. Yun ang sinabi ni Jesus. Nalinis na kayo sa pamagitan ng aking salita. Kaya hugasan ko na lang ang iyong mga paa. Amen. Naintindihan mo natin. Amen. Pag ikaw po ay nabaptize na, nakaligo ka na. Amen. Okay? Amen. Eh sa ating paglalakad, nagkakamali tayo. Right. Diba? May mga putik sa daan. Amen. Ang kailangan natin, paghugas ng paa. Right. What do you mean by that? Servanthood. Pag ikaw ay nagsiserve sa mga tao, para na rin nahugasan ang mga paa mo. Amen. Pero kung ikaw ang magpa-serve, mga kapatid, kaya nga yun ang ginawa ni Jesus Christ. Nagiging example po siya, nagiging modelo po siya sa atin. Amen. Praise God. Everybody said amen. 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 So bago sila maghapunan, bago mangyari ang Last Supper, hinugasan ni Jesus Christ ang paa ni Judas. Praise God. At nung mag-start na sila, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, nag-break na siya sa mga, yung, kasi yung bread nila, mga kapatid, eh, parang crunchy eh. Bread, okay, binibigyan niya isa-isa. Sabi ni Jesus Christ, isa sa inyo ang mag-betray sa akin. Sabi ni Peter, ako ba Lord? Sabi ni Jesus, ako Lord? Silang lahat nagsasabi, ako ba yung Lord? Kung sino yung mag-dip sa kanyang bread, doon sa sauce, mga kapatid, na malapit sa kanya, siya yun. Eh si Judas ang nandun. At sinabihan niya si Judas, gawin mo na ng mabilis, gawin mo na kaagad. At nung sinabi ni Jesus Christ yun, pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Bakit nakapasok si Satanas? Yan ang tanong. Puro sila disipulo eh. Bakit nakapasok si Satanas? Nakapasok si Satanas dahil nakitaan si Judas ng butas. Si Judas po ang kanilang treasurer. Isipin mo, hindi basta-basta. Isipin mo sa 12 na disciples, siya ang treasurer. Ibig sabihin, trusted man si Judas. Pero ang nangyayari, kinukurakot ni Judas yung offering nila. Praise God! Kinukuha ni Judas yung offering. Kaya doon nakapasok si Satanas na si Judas may pag-ibig sa pera. Kaya nung pumasok na si Satanas, takbo si Judas, mga kapatid. Hindi alam ng 12, yung 11 na apostoles. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin yun. Nung sinabi ni Jesus, kung anong gustong gawin mo, gawin mo na. Akala ng 11, magdagdag pa ng tinapay dahil gutom sila. Kasi siya treasure na sa kanya ang pera. So sabi ni Jesus Christ, gawin mo na ang gusto mong gawin, bilisan mo. Pumasok si Satanas, yun pala,